Siyempre, as usual, huli.
les yeux sont annulés. Praise God, hallelujah, purihin, purihin natin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Diyos ng buhay, palakpakan natin ang Diyos ng buhay, hallelujah, thank you Lord sa gabing ito, amen, amen, hallelujah, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kapatid, po natin ang bawat isa na isang mapagpalang gabi sa iyo, kapatid. Mapagpalang gabi sa iyo, kapatid. Binati ka niya. Tingnan mo nga, kapatid. Mapagpalang gabi sa iyo. Mapagpalang gabi sa iyo, kapatid. Mamaya na yung ginagawa mo. Patiin mo muna ako. Hallelujah. Amen. At bago po ang lahat, patiin po natin lahat ng ating mga kapatiran na nanonood ngayon live through Facebook po ng Macau Chapter. Mapagpalang gabi po kung saan man po kayo sa dako ng mundo at sa sulong ng daigdig. Muli, kami po ay nandito na muli po namin inaanyayahan kayo na makisa po sa aming pagpupuri at pag-aawit at pakikinig po ng banal na salita ng Diyos sa gabi nito. Amen? Amen. At kami po ay nandito sa Fatima. Ito po ang gawain ni Yahweh Shaddai with this fellowship international family appointment with Yahweh Shaddai. Tuwing Tuesday and Friday night. At ngayon po ay pinagpala po ng Friday. Amen? Amen. At muli po natin na mararanasan ang pagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen, Amen po ba? Amen. Handa na po magsaluhi ng pagpapala? Amen. Amen. Umanap pa ka mga handa na po saluhin ang pagpapala ni Yahweh. Hallelujah. Ayun pa ang handa na. Ihanda po natin ang ating mga sarili at ating pong i-welcome ang banal na Espiritu. Sa pamumuno po ng ating pinagpalang kapatid, Sister Janet Cunyado, kasama po na ating mga pinagpalang liturgical dancers. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! We give you praise, we give you thanks, Lord God. We recognize your presence in this holy place. Come, fill us, Holy Spirit, empower us. Oh, hallelujah, hallelujah, have your way in our lives, Lord, just have your way. Have your way.
sa gabi ito, O Lord. Patuloy mo mga abutin ang aming mga puso at isip. At ang iyong mapagpalang loob mula ulo ng dalampakan, Panginoon. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagkikitulong po ay sa aming mga gawa, sa aming mga kakulangan, sa aming isip. Kami po ay iyong patawarin, O Diyos. At sa gabi ito, O Lord, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa iyo at muli kami po iyong dinala sa dakong ito upang ikaw po ay aming matakila at mapupurihan sa iyong walang hanggang kapurihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa pagpapala ng aming buhay na ikaw ang may kaloob. Tunay nga po, O Lord, na ikaw ang dakila, O Diyos, sa gabi ito, O Lord. At sa gabi ito, O Lord, patuloy po namin madama ang iyong presensya. Patuloy na ang banal mong espiritu ang siyang dumaloy sa aming puso at isip sa gabi ito, O Lord. Amen. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay narito at ikaw ay aming kasama. At itinataas din po namin, Panginoon, ang aming mga alalahanin, aming mga iniisip, aming mga suliranin, Panginoon. Tunay ikaw ang siyang kikilos sa bawat isa sa aming mga buhay. Tunay na ikaw ay tapat, na ang mga pangako mo ay tunay. Mga pangako mo ay hindi nagbabago ngayon at magpakailanman. Dahil ikaw nga, O Lord, ang Diyos na nakakakita at nakakaalam ng nilalaman ng aming mga puso sa gabi ito, O Lord. At ganoon din po, O Lord, ang gagamitin mong maghahayag ng iyong mga salita. Patuloy mo po siya, Panginoon, pagpalain. Patuloy mo pong taluyan ang iyong banal na espiritu ang kanyang puso at isip. At sa gabing ito, O Lord, patuloy na ikaw ang aming nakita sa kanyang katauhan. Naniniwala kami, Panginoon, na ang iyong mga salita ay siyang mamumuna sa gabing ito sa kanyang isip at sa kanyang puso. Na siyang nagbibigay kalakasan, na siyang nagbibigay pag-asa sa bawat sa amin. Kaya naman po, Panginoon, sa gabing ito, binabalik po namin ang lahat ng papurit, parangal at pagsamba ay tangin sa iyo lamang. Amen. To God be the glory, His name, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hallelujah! Let's give praise to our God! Eagles, they will run and not grow
Giving you worship,
You deserve all these praises and worship, O God. Lord, as we lift our hands to you right now, we surrender our lives to you. As we lift our hands to you, we bring up all our prayers to you, God. Always believing for the answers of all our prayers. And as we lift our hands to you, we lift up our hearts. Hold on to our hearts, Lord. Live on here in our hearts. We need you, God. Without you, we are nothing, Lord. Yeah.
Sino po ang mga pinagpala? Lahat po tayo pinagpala. Amen? Amen. Tayo nandito sa gabing ito, tayo buhay na buhay. Amen po? Amen. Amen. Kaya naman, isa pa hong tanong, sino po ang mga pinagpala? Woo! Lahat tayo pinagpala pagising sa umaga. Ginising tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Kaya naman, sino po ang mangunguna sa harapan at ihayag ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Isa pa magpaalang gawin po sa ating lahat. Dapat po noong Tuesday pa mag-thank you kasi po wala na pong oras noong Tuesday. Ngayon po, meron pa. May oras pa. Kami po ito sa puso nagpapasalamat ang Witness Prayer Group sa mga tumulong sa anniversary, 6th anniversary sa katagumpayan namin. Dahil kung wala po kayo, wala po ang suporta nyo, ay hindi po namin patatagumpayan ito. At yung pong mga taong na tumulong ng pinansyal, si Lord na po ang bahalang magbalik sa inyo. Alam po ni Lord kung sino yung mga bawat isa na yun. At nawa, next year ulit, ay patuloy niyo po kaming samahan at maging matagumpay. To God be the glory. Amen. Hallelujah! Tunay nga na napakabuti po ng ating Diyos na po, binigay niya ang katagumpayan. Basta ano po, no? Gawain ni Yahweh Shaddai, wala po siyang pinapabayaan. Amen? Kaya, ako rin po ay magpapatutuan po. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Sa Kanya po pwede nga balik ang pasasalamat. Wala po ako nung Martes, gawa po talaga ng naubusan nata ako ng dugo. Joke. Ano po, bumaba yung
dugo ko, medyo kahit pagpikit ko lang, hilong-hilo po ako talaga. Kaya medyo, nag-check po ako is 90 over 64. Kaya, medyo, inano ko po kasi yung pagkain. Mahilig po ako kasi sa salty food. Kaya pag yung salty food yan, nagkaroon ng gout. Yung gout na yan, yung inano, binabalance ko yung pagkain ko. Kaso naman yung dugo, yun yung bumaba. Kaya medyo mahirap. Ganun po talaga ata pag nagkakaitan. Nagkakaitan, Diyos ko, Lord. Kaya nung Monday pa lang ng umaga, iba na yung nararamdaman ko. Nag-message po ako kay Ate Janet. Sabi ko, parang sa school eh, te, excuse muna ako. Sabi niya, pinaalam ko sa kanya by next week, bigyan niyo po muna ako ng isang week para mag-vacation, para matulog. Ganun kasi, gusto kong itaas yung dugo. Kasi, pagtayo ko talaga, talagang ganyan. Kahit nakahiga, nahihilo pa rin ako. Kaya, ramdam ko yung talagang kahinaan pag low blood ka. Eh, wala pong maigagamot yun kundi yung mga talbos-talbos ng kamote. Kaya, thank you Lord sa kalakasan. Ayan. Maraming salamat. At ako po ay nakadalong muli. Hindi na po hinintay next week. Namimiss ko na po kayong lahat. Na iba pa rin po yung lagi na atin sa gawain. Kasi lalo po tayong nangihina eh. Totoo po yan. Lalo po akong medyo, parang sabi ko, parang nawawalan ako ng power ba kung hindi ako nakaka-attend. Totoo po yan, hindi ko sa ano. Kaya, hindi ko naman po na-expect na, ano, halata naman po sa damit eh. Hindi ko po plano talaga na maka-attend ngayon. Kaso, ang tawag sa akin ng puso ko, maten ka, maten ka. Ayun, nandito po ako. Tingnan nyo naman ang gulay ng damit nila. Praise the Lord. Hindi po ako nagtanong. Ayan, no. Kasi wala po sa plano. Mga 7:30 siguro, sabi ko, boss, sabi ko, pwedeng lumabas. Sabi naman niya, okay. Nag-okay. Bilis. Ayan, thank you Lord. Nakarating ako. Diba? Maraming salamat sa ating Diyos na buhay at patuloy po niya tayong binibigyan ng kalakasan. Ayan. Salamat sa ating Diyos. To God be the glory po. Sino pa po? Sino pa pong gustong ihayag ang kabutihan ng ating Diyos? Wala na po ba? At kung wala na po, tayo na po itadako na sa buhay na patotoo kung saan tayo ay pinagpat. Ay! Sorry, Lord. Sorry po. Tayo na po itadako na sa pakikinig po ng banal na salita ng Diyos. Amen! Pumalapag po sa ating Diyos na buhay! Hallelujah! At ang gagamitin po ng ating Panginoon na magiging daluyan ng kanyang masaganang pagpapala. Wala pong iba kundi ating pinagpalang kapatid, Brother Alvin Gailan. Muling awitan ng ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Still the same, by and by.
na nasa langit. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus, aming Diyos na tagapagligtas, ipatuloy ka namin na pinupuri at sinasamba. Niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan at aming kang itinataas sa aming kalagitnaan. At sa gabing ito, Panginoon, ang aming pong puso'y nagagalak sa iyong banal na presensya. At nais ka namin, Panginoon, na pasalamatan sa lahat ng kabutihan na patuloy mo sa aming pinaparanas. Maraming salamat po, Amang Diyos, sapagkat sa kabila ng mga pagkukulang namin sa iyo, ay nananatili ang tapat at mabuti. Hayaan mo po na sa gabing ito, na sa mga handog dala ng bawat isa sa amin, at sa aming mga puso na inataas sa iyo, ay malugod ka nawa sa bawat isa po sa amin. Higit sa lahat, Lord, patawarin mo nawa kami sa lahat ng aming mga pagkakasalang nagawa, sa isip, sa salita, at maging sa paggawa. Hayaan mo po na ang presensya ng Banal na Espiritu ay malayang dumaloy sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na tanggapin ka namin sa amin pong mga buhay sa pamamagitan ng iyong mga salitang aming mapakikinggan. Loobin mo po na ang mga salita mong ito ay magdala ng aral sa amin pong mga buhay. Turuan kami, Panginoon, kung paano maging isang mabuti at tapat na Kristiyano. At nang sa gayon, Panginoon, makapabuhay kami dito sa daigdig ng may kabanalan. Muli, Panginoon, sa inamin ipinagkakatiwala ang gabi pong ito, pagpalain ang bawat isang nakarating sa lugar na ito. Pagpalain ang mga nakikinig at nanonood sa video live na ito over the internet. Pagpalain, Panginoon, ang kahilingan ng bawat isa po sa amin. At muli sa kabuuan ng programa ito, naniniwala po kami na bago pa kami lumapit at dumulog sa iyo, nababatid mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. At ang nais mo ay katagpuin kami sa lahat ng pangangailangan na ito. Kaya naman sama-sama nating aangkinin na uuwi kami sa gabing ito ng mga matagumpay at answered prayer. Amen. Ito po ang aming samo at panalangin sa makapangyarihan mong pangalan na aming Panginoong Jesus at sa tulong ng pananalangin ng aming mahal na Inang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ating pong purihin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Diriwang sa sapat at tingnan.
natin ng malakas ang ating Diyos. Praise the Lord. Isa pong mabiyaya, mapagpalang gabi sa ating lahat. Pinagpalang po ba ang araw ninyo? Amen! Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa Panginoon. So atin pong basahin ang mabuting balita ng Panginoon, ang kanyang mga salita. Kung kayo po ay may dalang Biblia, buksan po natin sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. And Philippians chapter 2 mula po sa verse 1 hanggang sa verse 4. So ito pong sinasabi sa wikang banyaga. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one of mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Kumusta na ang mga anak ni Yahweh Shaddai? Thanks God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Praise the Lord! Palakpakan muli natin si Yahweh Shaddai. So harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya kapatid. Gaya nga ng sabi, sa ating binasa, ang buhay kay Kristo, may kasiglahan. Ano po kayang sagot? Amen! Praise the Lord. Ayan. So lahat ng mga pinagpalang anak ni Yahweh Shaddai, kahit minsan malungkot at may problema o may sakit, masigla pa rin na nagpupulit sumasamba sa Panginoon. Dahil ibang-iba ang buhay kay El Shaddai. Ano po? Sabi nga sa awitin, ang buhay kay El Shaddai talagang pinagpala. Talagang ibang-iba. O, masagana malusog, mapayapa malusog, masagana at masaya. Ano po? So sige po, tayo po lahat ay makakauna sa presensya ng Panginoon. Ayan, and once again, a blessed evening sa ating pong lahat at gayon din sa mga nakikinig sa atin over the internet. Ano po? So dahil limitado po ang oras natin, ano po, dito sa Fatima, ano, at hindi natin gusto ma-disturb ang mga kaparian sa itaas. And so let us make this quick, my dear brothers and sisters, dahil ang pag-uusapan po natin sa gabing ito, ay actually, pinag-usapan po namin ito noong nakaraan sa aming pong youth fellowship. Ito po yung diniscuss namin, and ito po yung isang malaking bahagi ng ating pong buhay. Ano po? So, gaya ng sabi ni Brother Michael Angelo Lopring, hindi ko alam kung kilala nyo yun, ano? Si Brother Michael Angelo Lopring, sa isang workers' formation sa Ambel. Ano po, nabanggit nga niya na ito yung malaking pagkukulang natin o mali sa atin bilang mga Katoliko. Kapag ka tungkol sa pagpapala, kapag ka tungkol sa kasaganaan at kayamanan, active na nakikinig ang mga tao, ang mga kapatiran. Pero pagdating na sa teaching o sa pagtuturo ng simbahan, tinutulugan. Ano po, kaya ang sabi niya, kaya maraming Katoliko ang lumilipat ng ibang pananampalataya kasi kapag patungkol sa kayamanan, active na active. Kapag patungkol sa pagpapala, active na active. Pero sabi nga niya, kung atin pong iisipin, ano po, makakamta natin yung pagpapalang inilalaan ng Panginoon sa atin kung inuunawa at isinasabuhay natin, ano po, yung itinuturo ng Panginoon. Amen. Amen po ba? So basically, my dear brothers and sisters, ito yung kulang sa atin. Yung pag-unawa sa mga teaching. Yung pag-unawa sa mga itinuturo. Natandaan po natin, ano, na ang buhay natin,
bilang tao, hindi lang tayo puro spiritual. At so, hindi lang puro spiritual ang itinuturo ng ating Panginang simbahan. Ano po? Nais po ng ating Panginang simbahan sa pamamagitan ng kasulatan at sa pamamagitan ng itinuturo ng ating Panginoon sa ating pong pananampalataya ay lumago tayo, ano po, yung totality ng ating pagkatao. Ibig sabihin, pag sinabi natin totality, hindi lang isang aspeto. Kasi ang spiritual na buhay, isang aspeto yun. Amen po ba? Yung ating pong mental aspect, isang aspeto yun. Ang ating pong physical aspect ay isa ring aspeto. Ano? And so, kung ating pong babalikan ano, yung ating pong binasa, ito po'y sulat ni Apostol San Pablo. At ito'y pumapatungkol sa pagmamahalan sa isa't isa, pagrespeto sa isa't isa, pagpapahalaga sa isa't isa. Ano po? Harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, alam mo, kahit minsan sinusungitan kita, mahalaga ka sa akin. Amen po ba? Nawa, hindi po labas sa ilong yun. Ano po? So, kahit minsan nasusungitan natin ng isa't isa, o meron tayong pagkakaunawaan, I believe, mahalaga ang bawat isa para sa isa't isa. Because we are one in Christ. Tayo ang mga templo ng ating pong Panginoon. Tayo po ay mahalaga para sa ating Panginoon. And if we are valuable to God, yung kapwa natin mahalaga din para sa atin. Amen po ba? So pagpapahalaga nga po sa isa't isa, ang sabi nga niya, ni Apostol San Pablo, huwag niyong ituring ang inyong sarili na mas higit o mas mahalaga sa iba. Ano po? Nais ni Apostol San Pablo na bilang tanda ng pagpapakita ng pagkapakumbabaan, ano po, hindi tayo dapat mag-adhere o hindi tayo dapat mag-stick. Hindi dapat lumalabas sa atin, ano po, na concern lang natin yung ating pansarili o hindi lang tayo nakatingin sa ating pong sarili but for the greater good and for the common good, para sa kabutihan ng lahat. Ano po? At ito po yung pag-uusapan natin sa gabing ito. Isa po sa mga itinuturo ng ating pong simbahan. Ano po? The Catholic teaching about social life. Yung social teachings po ng ating pong ilang simbahan. And so, bakit ko po nais itong ibahagi sa inyo? Ano po? So ito nga po yung naibahagi ko sa mga kabataan dahil sabi nga, ang kabataan ay pag-asa ng bayan at pag-asa ng simbahan. Ano po? And so, kung ang kabataan ay pag-asa ng bayan ng simbahan, ibig sabihin, habang bata pa lang dapat itinuturo na sa kanila o sa kanya yung mga katuruan ng ating Panginoon, nang sa gayon sa paglaki, sabi nga sa Biblia, kung ano ituro mo sa bata, hindi siya lalayo dito. It will not depart from it. Ano po? Kapag siya ito magdana o lumaki na. And so nais ko din pong ibahagi ito sa inyo para maipaalala sa bawat isa sa atin na may mga itinuturo din ng ating pong ilang simbahan. Ano po? About the social aspect of a human person. Pag sinabi po natin social, hindi lamang personal, kundi pag sinabi nga natin social, a group of people. Ano po? So sa atin naman pong buhay, ano, never tayong makakapag-isa. Never tayo mag-iisa sa atin pong mga buhay. Bakit? Kasi katulad po ninyo, ano, kahit sabihin ninyo mag-isa lang kayo sa flat, mag-isa kayo sa dorm, mag-isa kayo sa kwarto, paglabas nyo ng inyong kwarto, may mga kasama na kayo sa dormitory. Ano po? Meron na kagad kayong social life doon. At kahit sa social media, kaya nga ito tinawag na social media, hindi man kayo personally magkakaharap, but virtually, you are connected to one another. Pagpasok nyo sa inyong mga ama, kayo mga amo, Nag-islang kasi. So, pagpasok niyo sa bahay ng inyong mga amo, siyempre may aabutan kang tao doon. Ano? Meron ka na agad, social life. Yung anak ng inyong amo na inyong pinaglilingkuran, yung amo nyo na inyong pinaglilingkuran. And when it comes to social life, when it comes to society, meron tayong mga batas. Amen po ba? And in our family, meron din tayong mga batas. Meron tayong mga rules. Meron tayong mga regulations na sinusunod. Meron tayong mga pamantayan. Ano po? And we are responsible for one another. Lalo na kapag tayo po ay magkakamag-anak, kapag tayo po ay pamilya. And sa, bilang spiritual family, we are responsible for one another sa ating pong Panginoon. So when it comes to Catholic social teachings, ano po ba yung mga tinuturo ng ating pong inang simbahan when it comes to being social? When it comes to a person na nabibilong sa isang society? Ito pong El Shaddai, tinatawag po natin itong community, komunidad. Dahil hindi lang ito binubuo ng isang tao, kundi ito binubuo ng iba't ibang tao na may kanya-kanyang problema, na may kanya-kanyang suliranin. But sabi nga sa atin pong binasa, tayo ay natitipon na po dahil sa isang espiritu at isang pananampalataya. Amen po ba? At ang layunin po natin kung bakit tayo natitipon ng ganito, para pag-aralan sa ating buhay, kung paano natin mas mamahalin ng Panginoon.
At sabi nga ng ating Panginoon, may papakita niyong kayo'y mga alagad ko. At may papakita niyong ako'y mahal niyo kung susundin niyo ako. Hello. Hello. Nakakasunod po ba tayo? So harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, alam kong pagod ka. Pero sa mga oras na ito, labanan mo yung antok. Amen po ba? Labanan po natin yung antok, my dear brothers and sisters. Sabi nga, brother, may galadya na lobe, no? Kapag ka-teaching na talaga, talagang makikita mo yung may mga gumagano ng ulo. Pero pagka-blessing talaga, ang lakas maka-amen. Ano siguro, let us try. Ano po, let us try, my dear brothers and sisters, to absorb. Ito po, itong mga mapakikinggan natin. Kasi itong Catholic social teaching ay nagiging gabay sa buhay natin kung paano tayo makikipag-socialize. Kung paano tayo makikipag-kapwa, in short. Ano po, kung paano tayo makikipag-kapwa. Siyempre, yung naaayon pa rin, ano po, sa kalooban ng ating pong Panginoon. So, sa Catholic social teachings, ano ba yung mga prinsipyo na pinapahalagahan ito? Ano ba yung mga bagay na dapat nating tandaan na mahalaga sa ating buhay bilang Kristiyano dapat nating subukang pahalagahan din? Ano po? So una, mga kapatid, 10 bagay po ito, no? Kaya po bibilisan natin. Ano po? These are 10 things. Ano po? When it comes to Catholic social teaching. So pinakauna po, yung pinakaunang prinsipyo na mahalaga sa Catholic social teaching is the life and dignity of a human person. Harap ka sa katabi mo, sabi mo sa kanya, tatandaan mo, may dignidad ka. Ano po kayang sagot niya? Amen. Amen. Lahat ng tao, mga kapatid, meron tayong dignidad. And when it comes to Catholic social teaching, alam po natin na pinapahalagahan natin ang buhay. Dahil ang mayakda ng buhay ang ating Panginoon. Amen po ba? Ang mayakda ng buhay, ng lahat ng buhay, all the living things in this world, ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. At bilang mga tao, kapatid, tatandaan natin palagi, meron tayong dignidad. Amen po ba? Meron tayong dignidad. Kahit na gaano kalaki yung nagawa mong pagkakasala, kahit pa nakapatay ka ng tao, meron ka pa rin dignidad bilang isang tao. Dahil ang dignidad natin, nagbumula sa Panginoon at hindi ito nagbumula sa validation ng ating kapwa. Amen po ba? Amen po ba? No matter how other people view you, hindi mahalaga kung paano ka nilang tignan, kung maliitin ka man nila o respetuhin ka man nila, pero bilang isang tao, meron kang dignidad. Yes. Amen po ba? Yan po palagi natin tatandaan. Meron tayong dignidad. Kaya hindi natin dapat hinahayaan at tapak-tapakan tayo ng ibang tao. Kasi aside sa meron tayong dignidad, meron din tayong karapatan bilang isang tao. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Nakakasunod po tayo. So, life, ano po? Life and the dignity of a human person. So, nung nakaraan po, nagtanong ako sa mga yun, ano ba ibig sabihin ng dignity para sa inyo? Ano po? Actually, ako hindi ko rin mailagay sa salita. Ano po, ano ba yung dignity? Pero sabi sa dictionary, napakaganda, no? Dignity, the state or quality of being worthy of honor and respect. The state, ano po yung katayuan? Or the quality? Ano po? The quality of being worthy, nakarapat dapat sa honor and respect. Kaya tayo nire-respeto, kaya tayo may dangal. Dahil meron tayong dignidad bilang mga tao. Amen po ba? Amen. Kahit pasabihin mo ang isang tao ay napariwara ang kanyang buhay, kapatid, may dignidad pa rin ang taong yun. Amen. At ang dignidad ng tao from birth, mula sa kapanganakan, hanggang sa kanyang natural death, hanggang sa siya'y mamatay, meron siyang dignidad bilang isang tao. And alam niyo po ba, no? According to the morality of Christians, ang moral natin bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, kapag ang isang tao ay namatay, hindi po ba tinatawag natin itong labi? Dahil umalis na ang espiritu at katawan na lang yun na naiwan. But despite the fact na katawan na lang yun na naiwan, meron pa rin yung dignidad. Kaya dapat yung mga tao na mamatay, binibigyan ng proper burial at nire-respeto pa rin. Amen po ba? Amen po ba? Taglay natin itong dignidad na ito dahil ang dignidad mula sa ating Panginoon. And so, God created man in His image and likeness. And so, kung tayo ay nilikha according to the image and likeness of God, ibig sabihin, taglay natin ang imahe ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon, iginagalang at inirerespeto natin. Amen po ba? Kaya naman ang ating pong kapwa, tayo, we deserve honor and respect. Amen po ba? Amen, Amen po ba? Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, deserve mo kapatid, deserve mo, kapatid. Napahalagahan.
deserve mo. Deserve mo. Ingatan. Ingatan. Deserve mo. Deserve mo. Mahalin. Mahalin. Amen po ba? Amen. Eh, huwag natin iisipin, mga kapatid, na wala tayong kwentang tao. Kasi parang ininsulto mo ang Panginoon. Pero ang dignidad, kapatid, siguro kung sa tingin mo, hindi ka parang fully functional ngayon, parang hindi ka nakakaambag, wala ka na itutulog, siguro, hindi lang na ma-maximize yung potential mo. But each one of us have gifts na nagmula sa ating pong Panginoon. Namara nating magamit para makatulong sa society, sa community, sa ating pong kapwa. But the bottom line, my dear brothers and sisters, isa sa mga Catholic social teaching, at isa sa mga prinsipyo nito na mahalaga is yung value ng life and the dignity of a human person. Yan po palagi natin tatandaan. So hindi tayo dapat lalayo sa katuruan na yan, na huwag natin sasabihin ng isang tao ay walang dignidad o walang dangal. Ang bawat tao ay may dignidad at may dangal. Kahit gano'ng pakalaking kasalanan ng kanyang nagawa. Amen po ba? Amen, amen po. Amen. Pangalawa, a call to family, community, and participation. Ulitin po natin, call to family, community, and participation. We are called to be in one family. Tayong lahat, ano po, ay iniimitahan ng ating pong Panginoon na mapabilang sa isang family, sa isang community. And we are so blessed. Ano po na tayo po ay napabilang sa El Shaddai community. Bakit daw po? Tayo po ay nagkakaisa sa Espiritu at naniniwala tayo. Tayong lahat mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen po ba? At ang mga anak ni Yahweh El Shaddai, hindi kinakalimutan ng Panginoon. Ang mga anak ni Yahweh El Shaddai, hindi nagkukulang araw-araw. Amen. Amen po ba? Tanungin mo yung katabi mo. Pati? Amen. Magkano laman ang wallet mo? Kahit sabihin mong pecha ni Peligro, may laman ang wallet niyan. Amen po ba? Baskard. Is may laman. Ano po? So, my dear brothers and sisters, always remember, ano po, na hindi lang tayo sa financial na aspeto pinagpapala ng Panginoon. Tatandaan natin. Hindi lang tayo sa financial na aspeto pinagpapala ng ating Panginoon, but most especially, in our spiritual aspect. Iniingatan tayo at pinagpapala tayo ng ating Panginoon. And so, second principle is a call to family, community, and participation. Ito pong third word, ano po, itinatawag nating participation. Pakikibahagi o pakikiisa. So, bawat isa po sa ating mga kapatid, meron tayong participation, meron tayong pakikiisa sa community o sa society o sa bansang Pilipinas. Meron tayong participation dito sa lugar ng Macau. In what way or in what sense? Sinusunod natin ang mga batas dito sa Macau. Kaya kapag sumusuway ka sa batas dito sa Macau, madedeport o makukulong ka. Hello? Nakakasunod po tayo? So, a call to family, community, and participation. So, sabi nga po, ano, the person is not only sacred, but also social. Hindi lang sagrado ang buhay natin bilang isang tao, but we are also social. Ano po, we are social human beings. So, how we organize our society, ano po, kung paano natin ini-organize yung ating pong community, society, in economics, in politics, in law and policy, directly affects human dignity and the capacity of individuals to grow in community. So, ibig sabihin, mga kapatid, ano po, very timely issue. Ano po, tungkol sa election. Ayan, tungkol sa election. Alam natin, ano po, na through participating in the election na pag tayo bumoboto, meron tayong participation. Ibig sabihin, meron kang ambag. Harap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, meron kang ambag. Ayan, meron kang ambag saan? Meron kang ambag sa community, sa society. Kahit nandito ka sa Pilipinas, kapag nakaboto ka, meron kang ambag sa Pilipinas. Ay, kahit nandito ka sa Macau, meron kang ambag sa Pilipinas. And that is participation. Meron kang participation, meron kang pakikibahagi at pakikiisa dahil isa kang Pilipino. Amen po ba? Amen, amen po ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, meron tayong participation sa buhay ng ating kapwa. Hindi lang bilang isang Kristiyano, kundi bilang isang tao. Remember, this is Catholic social teaching. Ano po? So, a call to family, community. Ano po? For us to be belong. Ano po? And participation. And so, another thing, ano po? Isa sa mga ina-emphasize po nito, marriage and family are the central social institutions that must be supported and strengthened and not undermined. So,
Under the Catholic social teaching, pinapalagahan po dito ang pamilya. Harap ka sa katabi mo, sabi mo, mahalaga ang pamilya. Amen po ba? The basic unit of the society is family. Family. And the family that prays together, stays together. Sabi nga po ng isang obispo, no, I believe this is Bishop Pabilio, no, sabi nga niya, kapag ang pamilya ay marunong manalangin, yung mga kapitbahay niya matuturuan niya manalangin. Bakit daw? Kasi ang pamilya marunong at sama-samang nananalangin, makikita mo sa kanila na magiging masayang pamilya sila. Kahit maraming silang problema ang pagdaanan o kahit sabihin nilang isang kahit isang tuka, makikita mo na hindi sila talagang maghihirap. At it will influence ano po, the life of other family. Tatanungin anong sikreto nila. Siyempre ang sikreto nila, ang pamilyang sama-samang nananalangin, sama-sama rin pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. And so, isa sa mga pinapahalagahan po sa ating pong Catholic social teaching and yung family. Ano po? So, ito din dapat yung pahalagahan po natin. Ano po? Ang pamilya. Ano po? So, ang pamilya muna. Amen po ba? Another thing with your brothers and sisters, Catholic social teaching, yung tinatawag po nating rights and responsibility. Harap ka sa katabi mo, sabi mo sa kanya, may karapatan ka. Pero, may tungkulin ka rin. Amen po ba? Amen. So dapat, maunawaan po natin ito. No? Mahalagang maunawaan po natin ito. Kasi bilang mga tao, dahil na sa dignidad natin, kaya meron tayong karapatan. Amen po ba? At kapag ka meron kang karapatan, responsibility ng iyong kapwa na respetuhin yung karapatan mo. Tama po ba? Tama po ba? At yung kapwa mo, meron din silang karapatan. And so, you also have the responsibility to respect other people's rights. So, ibig sabihin, rights and responsibilities, my dear brothers and sisters, palagi itong magkasama. Kung meron kang karapatan, meron ka rin responsibilidad. Kung meron kang karapatan bilang isang tao sa bansang Pilipinas, meron ka rin responsibilidad bilang isang tao sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen po ba? Hindi natin pwedeng sabihin may karapatan lang ako pero wala akong tungkulin. Hindi kapatid. Responsibility mo na maging mabuting citizen. Dahil sa karapatan mo, kaya nagkaroon ng mga batas. Amen po ba? Nakasusunod po ba tayo? So, the Catholic tradition teaches that human dignity can be protected and a healthy community can be achieved only if human rights are protected and responsibilities are met. According to the teachings of the Catholic Church, ano po, mapoprotektahan yung human dignity. Ano po, at yung karapatan ng mga tao, kapag ka sa isang community, ano po, ay talagang pinapahalagahan yung karapatan at responsibilidad ng mga tao. So, ibig sabihin, mapapahalagahan yung karapatan mo at karapatan ko kung nagiging responsable tayo sa isa't isa. Kung nagiging responsible tayo ng mga citizen at sumusunod tayo sa batasan sa Pilipinas. Amen po ba? Amen po ba? So, meron tayong batas sa langit, meron din tayong batas dito sa lupa. So, hindi lang tayo mga Christian citizens, kundi mga Pinoy din tayo. Mga citizen tayo ng bansang Pilipinas. So, hindi lang batas na simbahan ang atin pong sinusunod, kundi ang batas din sa daigdig. And it is our responsibility to obey and to follow. Para magsagayon, yung karapatan ng iyong kapwa at karapatan mo din, may bibigay at masusunod. Amen po ba? Amen, Amen po. So, therefore, every person has a fundamental right to life. Bawat tao may karapatan sa buhay. Harapin mo katabi mo. Sabi mo sa kanya, may karapatan ka na mabuhay. Amen po ba? Amen. Yeah. Every person, every human person has a right to life. May karapatan tayong mabuhay. Kahit na mismo yung nasa sinabupunan, kapatid, may karapatang mabuhay yun. Amen po ba? Amen. Hindi po ba natin napapansin ano po, na sa lahat ng religious organization, bakit ang simbahan lang natin ang lumalaban sa abortion? Bakit ang simbahan natin ang lumalaban sa same-sex marriage? Bakit ang simbahan lang natin ang lumalaban ano po, sa yung tinatawag po nating death penalty? Kasi nga mahalaga ang buhay. Amen po ba? Amen. Mahalaga ang buhay. Ito po ang tinuturo ng ating Panginoong simbahan. Corresponding to these rights, our duties and responsibilities to one another, to our families, and to the larger society. And
So ibig sabihin mga kapatid, kung pinapahalaga ng ating simbahan ng buhay, dapat pahalagahan din natin ang ating buhay. Pahalagahan ang buhay ng kapwa. So it is wrong to say, mali na sabihin na Katoliko ka, pero pro-death penalty ka. Hello? Nakakasunod po ba tayo? Wala, hindi na sila nakasagot. It is wrong to say na Katoliko ka kung pro-abortion ka. Because those activities ay pumapatay ng buhay. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo? Bakit po parang nananahimik po kayo? Ano po? So with your brothers and sisters, ito pong pinag-usapan natin ay katuruan po ng ating pong kinasimbahan na nagiging gabay natin para maging responsabling tao, para maging responsabling nilalang tayo at maging responsabling Kristiyano din. Amen po ba? Amen po? Amen. So, another thing, ayan, preferential option for the poor. Ayan, yung pagpapahalaga din sa mga mahihirap. Ayan. So kung tayo po ay nakaluluwag sa buhay, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Magpasalamat tayo sa ating pong Panginoon. Kasi hindi lang tayo isang kahit isang tuka, kundi nabibili natin yung mga gusto natin. Somehow nasusunod natin yung lumo natin. But don't forget, my dear brothers and sisters, ano po, na ito yung tinuturo ng ating Panginoon, to care for the least, the last, and the lost. Yung mga walang-wala, yung mga nawawala, at yung mga itinuturing sa lipunan, na walang-wala, yung mga outcasted, ito po yung dapat nating pagpakitaan ng pagmamahal at ng concern. Yung mga mahihirap, yung mga nasa bilangguan, yung mga walang makain, yung mga dumanas ng trahedya, yung mga namatayan. Amen po ba? Amen, amen po ba? Amen. And so, isa sa mga Catholic social teachings po, yung preferential option for the poor. Kaya naman, sabi ko nga sa mga kabataan, no, kung kayo ay bumoto, ang piliin nyo yung talagang may concern sa mga mahihirap. Hindi lang yung nagsasabing galing siya sa hirap or isa siyang mahirap, hindi yung talaga makikita mong concern sa mahirap. Wala po akong pinatatamaan na politiko. Wala rin po akong ina-advertise na politiko. Ayan. But, it is our duty and responsibility. Amen po ba? Nakakasunod po tayo? So, ang sabi po ng Catholic social teaching, ano, a basic moral test, ano po, basic test in morality, ano po, is how our most vulnerable members are faring. In a society marred by deepening divisions between rich and poor, our tradition instructs us to put the needs of poor and vulnerable people first. Sa society po natin, meron tayong dalawang klase. Merong mahirap at merong mayaman. Pero if we will try to put a stratus dito, no, yung mga parang level, alam po natin na merong below poverty line at merong above poverty line. Meron talagang taong mahirap lang, meron taong mahirap na mahirap. Meron taong may kaya lang, pero meron taong saganang-sagana at talagang mayaman. So sa mundo po na ito, na may mayaman at may mahirap, ina-encourage tayo ng ilang simbahan, ano, na unahin yung pangangailangan ng mga mahihirap. Hello? Amen. Hello? Amen. Nakakasunod po tayo? Alam niyo po, natutuwa po ko sa mga tao, ano, na talagang meron silang desire na tumulong sa mga mahihirap na pamilya. To the best that they can. Kahit wala man silang talagang ganung malaking pera, pero gumagawa sila ng paraan para somehow mapuna ng pagkain yung mga kumakalaw na sikmura. Hindi man yun talagang makatulong para makasurvive sila sa buong buhay nila, but that will inspire a person na mas magsumikap. That will inspire a person na dahil natulungan sila, sila naman din kapag sumagana, tutulong din. Amen po ba? Amen, amen po ba? So ito po yung sinasabi ng Panginoon, ano? Yan sa Matthew, sa Luke chapter 6. Blessed are you who are poor, for God's kingdom is yours. Blessed are you who hunger now, for you will be filled. Blessed are you who weep now, for you will laugh. So mga kapatid, hindi naman sinasabi ng Panginoon na lahat tayo dapat maghirap. Kasi kung lahat tayo maghirap, paano tayo magtutulungan sa isa't isa? Amen po ba? Amen po ba? Amen. Nakakasunod po ba tayo? Amen. So there are people na talagang blessed abundantly financially. Kasi ang layunin ng Panginoon, kung nung meron ka, itulong mo. Sabi nga ni Brother Bo Sanchez, ano, if all people will realize, ano po, na yung abundant blessing na tinatanggap mo ay para din sa kapwa mo nangangailangan, magiging napakasaya ng mundo. Para tayo makikita ang taong nagugutom.
Wala tayong nakitang taong nangihirapan. Bakit? Kasi yung mga tinutulong mo, ibabalik din sa'yo ng Diyos. Yung mga ibinibigay mo, ibabalik sa'yo ng Lord dyan. Siksikliglig at nag-uubapang. Amen po ba? Ang isang tao kapatid na lumilingap sa mga nangangailangan, hindi kinakalimutan ng Diyos. Amen po ba? Kasi sabi nga ng Panginoon, ano, kung anong ginawa mo sa pinakahamak mo kapatid, pinakamanghirap, pinakalumpo, pinakamay sakit, ginawa mo sa akin. Amen po ba? So hindi tayo natulong lang sa mga tao kaya tayong tulungan, but we are helping people na hindi rin tayo kayang tulungan. That is true giving. Amen po ba? Another thing, mga kapatid, ayan. So the dignity of work and rights of workers. So kung meron tayong karapatan bilang tao, meron din tayong karapatan bilang mga manggagawa. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay may amo, isa kang manggagawa. Amen po ba? Amen po ba? Harap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, isa kang manggagawa. So ang tawag sa ubasan ni El Shaddai sa atin, mga manggagawa. Pero sa mundong ito, mga manggagawa din tayo. Amen po ba? Meron tayong boss. Meron tayong sinusunod. And so kung meron tayong boss at meron tayong sinusunod, may nagpapasahod sa atin. Amen po ba? Pero it doesn't mean na porkit pinapasahod ka niya ay pag-aari ka niya. Itinuturo ng ating Panginoong simbahan na may karapatan ng mga manggagawa. Amen po ba? May karapatan ng mga manggagawa. So hindi naman pwede na sa loob ng isang linggo wala kang off. Hello po. Kailangan din natin magpahinga mga kapatid. Resting is also working, sabi nga. Resting is also working. Bakit? Kasi sa pagpapahinga natin, nagre-recharge tayo. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo? So, major brothers and sisters, ewan ko, may batas dito sa ano, no? Sa bakaw, no? Pero kapag na-violate yun, na hindi ko binigyan ng amo mo ng day off, pwede mo siyang reklamo. So, depende sa usapan yun, siguro, no? Ano po? So, the dignity of work and the rights of workers. So, ibig sabihin, may dignidad din tayo pagdating sa pagtatrabaho at meron tayong karapatan bilang mga trabahador. Meron tayong karapatan bilang mga manggagawa. Ano po? At dahil sa pagtatrabaho po natin, syempre, nakakatulong tayo, nakakapag-ambag tayo sa ekonomiya para ang ekonomiya ng bayan ay tumaas. Amen po ba? So, sabi nga ng Catholic social teaching, ano, the economy must serve people and not the other way around. Ang ekonomiya dapat ang naglilingkod at nagsisilbi sa tao. Hindi tao nagpapakapagod para umangat ang ekonomiya. Ano po? So, work is more than a way to make a living. It is a form of continuing participation in God's creation. So, if the dignity of work is to be protected, then the basic rights of workers must be respected. Ayan. So, the right to productive work, to decent and fair wages, to the organization and joining of unions, to private property, and to economic initiative. So, bibilisan na rin po natin, ano? Lapit na rin mag-alas 3. Ayan. So, another thing, mga kapatid. Ano po? When it comes to Catholic social teaching, ito po isa sa mahalaga. Yung tinatawag po natin, solidarity. Sabihin po ninyo, solidarity. Solidarity. So, pag sinabi natin solidarity, is unity. Pagkakaisa. Kaya nga, solid. Ano po? Solidarity. As a group or class, which produces or is based on unities of interests, objectives, standards, and sympathies. So, itinuturo sa ating Panginoong Simbahan when it comes to social teaching, ano po, na mahalaga na tayo bilang mga tao magkaroon tayo ng solidarity, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Although iba-iba tayo ng ideals, pero marami sa atin ang pare-pareho ng interest. Tama po ba? Bakit ba kayo nandito? Prepara kumita at mag-trabaho para makatulong sa pamilya. That is one of your interests. So, may mga taong pare-pareho ng objective. Hindi man tayo lahat pare-pareho, but there are people who are the same pagdating sa objective nila sa kanilang buhay. Meron silang pare-parehong standards. Ano po? And meron silang sympathy. Ano po? Pagsisimpatya sa bawat isa. And so, it calls us, my dear brothers and sisters, to be united. Na tayo po ay magkaisa at magkaroon ng solidarity sa isang community at sa isang society. Alam niyo po ba ang common denominator natin? Sabi natin common denominator, pagkakaisa natin kahit iba-iba tayo. Common denominator natin, naniniwala tayo na kung di dahil sa Diyos, wala tayo dito. Amen. Ito yung paniniwala natin lahat. Kahit iba-iba man tayo ng ideals, iba-iba tayo ng experience. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, wala tayo dito.
At ito yung dahilan kung bakit meron tayong solidarity. Ito yung dahilan kung bakit meron tayong pagkakaisa. Dahil lahat tayo narinito, dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Ganon din sa society. Iba-iba man tayo ng interest at ideals, pero meron tayong common denominator. Ano po? So, we are one human family. Whatever our national, racial, or ethnic, economic, and ideological differences, we are our brothers and sisters keepers. Harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, alam mo kapatid, kahit minsan, masakit ka sa ulo, tungkulin pa rin kita. Ba't tumigil lang kayo sa masakit sa ulo? Kapatid, kahit minsan masakit sa ulo yung katabi nyo, tungkulin natin yan. Tungkulin nyo siya. Amen po ba? Amen po ba? Wala, hindi na sila naka-amen. Amen po ba? Kahit minsan matigas ang ulo niyan, kapatid, tungkulin mo pa rin yan. Liability mo yan kay Lord. Kasi nga, we are our brothers and sisters keepers. Naalala po ba natin sa Biblia, ano nung tanungin si Cain? Ano kung nasan si Abel? Sabi ni Cain, am I my brother's keepers? Which is, naghalit ang Panginoon. Bakit? Kasi ito nga yung main concern natin. Ano po ang pagmamahal at concern, pagpapahalaga sa ating pong kapwa? Amen po ba? Nakakasunod po tayo. So, konti na lang po ito na malapit na po tayo matapos. Another thing na itinuturo sa Catholic social teaching is the community and common good. Ano, pag sinabi natin community, ito po yung lupon, grupo ng mga tao. And pag sinabi natin common good, para sa kabutihan ng lahat. Kaya tayo gumagawa ng batas para sa kabutihan ng lahat. Amen po ba? Amen po ba? Kaya tayo meron mga batas na sinusunod ng lahat para sa common good, para sa kabutihan ng lahat. Kaya tayo meron mga natural resources sa ating pong bansa na nagiging kayamanan ng ating pong bansa ay para gamitin sa common good, para sa kabutihan ng lahat. At kung babalikan po natin yung binasa po natin ano, sa Philippians, ayan, chapter 2, verse 3, ang sabi nga, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Huwag kayong gagawa ng para sa pansarili nyo lamang. Hello. Hello po. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kaya naman, hindi uso sa atin ang makasarili. Amen po ba? Hindi uso sa atin ang pagiging makasarili, mga kapatid. Ano po? So the community and the common good, togethers, we belong. Togethers. Together, we belong. Ano po? Strong grammar. Ayan. So, sabi po sa Matthew chapter 6, verse 24, ano? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So, ang konteksto po nito, mga kapatid, ano po, ay yung pagiging makasarili ng isang tao. Pagiging selfish ng isang tao at ang kanyang iniisip, yung kanyang kapakanan lamang. Ano po? So, hindi mo pwedeng paglingkuran ng pera at maglilingkod ka sa Diyos. Hindi pwedeng magiging makasarili ka at magiging selfless ka at the same time. Hello? Nakakasunod po ba tayo? Hindi pwedeng magiging selfish ka at magiging selfless ka at the same time. Ano po? We cannot serve money, both money and God. Isa lang ang mangingibabaw po doon. Amen po ba? Ayan. So, another thing, the promotion of peace. Ang pagpapalaganap ng kapayapaan. Kapatid, sa pamilya natin, minsan hindi may iwasan merong hindi pagkakasundo. Merong nag-aaway. Minsan magkakapatid. Minsan mag-asawa, nag-aaway. Minsan nanay at anak. Minsan tatay at sa anak. Ano po. Pero ito po yung dapat natin palaging tatandaan. Dahil tayo po ay pamilya, kahit gano'n pa kalaki yung kasalanan, ang dapat nating maging aim ano po, sa ating pamilya ay magkaroon ng papayapaan. Amen po ba? Amen po ba? Siguro may magsasabi sa akin, Brad, siguro nasasabi mo yan kasi hindi mo pa naranasan ano, na balak masaktan ng labis ng kapatid mo, ng tatay o nanay mo. Siguro hindi pa ganoon, ano po, hindi pa ganoon, pero dumanas din kami ng tampuhan. Dumanas din kami na hindi magkaunawaan sa pamilya. And I have shared it to you, ano po, na somehow nagkaroon din ako ng parang galit sa akin mong tatay. Pero dahil ang layo din ko, gusto ko maging buo pa rin yung pamilya namin. Ayokong itapuin yung tatay ko. Kasi tatay ko pa rin yun. Pinili ko pa rin yung munawa at magpatawa. Kasi ang aim ko, ang layunin ko, magkaroon ng kapayapaan sa pamilya namin.
Ang hirap naman mga kapatid na naiisang bahay kayo, pero hindi kayo papansin. Ang hirap na iisang bahay kayo, pero may galit kayo sa isa't isa. Ang hirap na nasa isang bahay kayo, pero nagpaparindigan kayo. Hello? Hello? Pag nagpaparindigan, wala kapayapaan doon. Hello? So, the promotion of peace. Hindi lang sa ating kumpamil, kundi sa society. Kahit sa magkakapitbahay. Ito usang-uso ito sa magkakapitbahay. Yung parindigan. Hello? Nakakasalit po ba tayo? Kapag mayroong parindigan, kapag mayroong chismis, walang kapayapaan. Amen po ba? Amen. So unahin natin lagi yung kapayapaan. Let us promote peace. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran is the Prince of Peace. Ibig sabihin, kung di kapayapaan dala ng espiritu natin, baka ibang espiritu yung sinasamba natin. Hello? Nakakasalit po ba tayo? Bato-bato po sa langit at tamaan po magbago, ano? Ayan. Kung talagang anak tayo ni Yahweh El Shaddai, pro-peace tayo. Nasa panig tayo ng kapayapaan. And then, pangalawa po sa huli, ayan, pang siyang, the role of government. Meron pong role, meron pong gampanin ang gobyerno. At ang main role o gampanin ng gobyerno is to protect its citizen. Pahalagahan ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Gamitin ng naaayon sa tama at maayos yung natural resources ng bayan. Protektahan ang mga sanggol. Ingatan ang mga may sakit, mag-provide ng kalusugan ano po sa mga citizens. So ito yung role ng government. Kaya naman po ngayong darating po na eleksyon, piliin po natin ang maayos at tama. Ano po yung mga iluluklok natin sa gobyerno. At gawin natin itong pamantayan. Ito pong Catholic social teaching. Ito bang mga tumatakbong ito, pro-life ba sila? May concern ba sila sa mga may hirap, sa mga may sakit? Mahalaga ba sa kanila yung marriage? Mahalaga ba sa kanila ang pamilya? Ano po? Amen po ba? Nakasunod po tayo. So the role of government. And then lastly, mga kapatid, caring for God's creation. Pagmamalasakit at pagmamahal sa mga nilikha ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, ano? Ang nilikha ng Diyos, itong lahat ay present na bago panikain ng tao. Amen po ba? Itong lahat ay present na bago panikain ng tao. Pinakauli tayong nilikha ng Diyos. Sa totoo lang. At ang sabi nga ng Panginoon sa Genesis, ano, tayo'y kanyang nilikha para maging tagapamanihala. Tayo po ang magmamanage. Tayo po ang mag-iingat. Kapag sinabi natin nagmamanage, ibig sabihin maayos ang pag-handle. Iingatan natin. Papahalagahan natin. Aayusin po natin. Pero nakakalungkot sa mundo sa ngayon. Bakit parang tayo ang sumisira ng kalikasan? Ano po? So nakakasira ng kalikasan dahil siguro may personal interest. Gustong kumita, gustong yumaman. Nasasaalang-alang ang nilikha ng ating pong Panginoon. So mga kapatid, hindi lang po itong mundo, hindi lang itong daigdig, hindi lang earth ang nilikha ng ating Panginoon. Harapin mo yung katabi mo. Nilikha ng Diyos yan. Amen po ba? Nilikha ng Diyos yan. Kaya dapat, we should care for one another. Pahalagahan din po natin yan. Ano po? So nawa, mga kapatid ko at magulang, kahit sa mag-sing oras po na ito, no, ay naibahagin po ito sa inyong Catholic social teaching. Hindi lang po tayo teaching about spirituality, pagpapalalim sa ating pong buhay spiritual. Hindi lang po tayo teaching about blessings, kung paano tayo sasagana, kung paano tayo mayaman, kung paano tayo pagpapalain. But let us also pay attention, ano po, sa social teaching. Ano po, kasi yung tamang pakikisama sa ating kapwa, yung tamang pagmamahal sa ating kapwa, na pag nagagawa natin ito, minamahal natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So harap ka ngayon sa katabi mo, sabi mo sa kanya, Kapatid, nawa naman, sa susunod, pag-a-attend tayo, nagte-take note na tayo. Amen po ba? Amen. Alam, konti lang yung naka-amen. Kasi imagine ang daming pointer na, no? Pero kakunti lang yung nagte-take note. Well, siguro sabihin natin na, Brad, pwede kong balikan yan sa, no, sa Facebook. O, sige kayo na. But when your brothers and sisters nanonawa, yung mga itinuturo ng ating pong ilang simbahan, hindi lang natin basta tandaan, hindi lang basta i-take note, kundi unawain din po natin. Kasi lahat po ng itong itinuturo sa atin ng ilang simbahan, hindi lang ito basta biblical, kundi itinuturo din mismo ng Panginoon. Ano po? So, long before the Bible was created, there's already the Catholic tradition. Ano po? It is passed through generations hanggang sa magkaroon ng Biblia.
Ano po, so huwag natin iisipin na yung mga tinuturo ng ating inyong simbahan ay hindi biblical. Ano po, bago pa magkaroon ng Biblia, may simbahan na. Yan po natin, palagi natin tatandaan. Magsatayo po tayo lahat. Kapatid, tayo po ay manadalangin ngayon sa ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng isang awitin, nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na maging isa sa Espiritu. Sabi nga sa awitin, mga kapatid, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin kami sa iyong pag-ibig. Kapatid, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, kaya tayo narito. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, kaya naman kahit marami tayong pagkakasala na paulit-ulit na nagagawa sa kanya, pinagpapala pa rin tayo. So sa gabing ito, sa atin pong mga napakinggan na doon, nawa, matutunan po nating pahalagahan ang mga bagay na mahalaga para sa ating Panginoon. Matutunan po tayo maging responsabling tao, nilalang at maging responsabling Kristiyano, at matutunan nawa tayo, mga kapatid na doon, na maglingkod sa Panginoon na ayon sa kanyang kalooban. So kung meron kayong prayer request, ilagay niyo sa tapat na ligilipin. At sa pamamagitan ng panalangin ng awitin na ito, tayo po'y manadalangin sa Panginoon. Thank you.
kasarian niya tayo sa ating buhay. Hindi lang sa pagkakataong ito, kundi sa araw-araw ng ating pamamagbuhay. Na ang kalooban niya ang mangyari at maganap sa ating buhay. Na yung mga itinuturo niya ang magawa nating sundin. Sapagkat ang itinuturo ng Panginoon ay para sa ikabubulad ng ating buhay, ikabubuti ng ating buhay, at hindi lang yun, ng ating ugnayan sa ating pagpapang. Nawa, mga kapatid, matuto tayong magpahalaga na po sa mga bagay na mahalaga para sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Itaas natin ating mga prayer requests. And as we pray with your brothers and sisters, nais ko pong kayo din ay manalangin sa ating Panginoon. Itaas nyo sa ating Panginoon ang inyong pong mga kapwa, ang ating mga kapwa na sakay na nangangailangan. Itaas natin sa Panginoon ang inyong pong mga mahal sa buhay na may sakit o karamdaman. Tayo'y magkaisa sa pananalangin. Tayo po'y maniwala at manampalataya na hindi tayo bibigunin ng Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amang Diyos, muli kami po'y narito sa iyong banal na harapan at nagkakaisa kami sa pananalangin, Panginoon. Una sa lahat, Lord, muli pinasasalamatan ka po namin sa kabuuan ng gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyo po banal na gawain na ito. Salamat sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na para kami maging mabuti at responsable Kristiyano, hindi lang ikaw ang aming sinusunod, kundi ang batas din sa daigdig na ito. Hindi lang ikaw ang aming pinapahalagahan at pinapahal, kundi maging ang aming pong mga kapwa. And Lord, dalangin po namin sa iyo na nawa, turuan mo kami pahalagahan ng mga bagay na mahalaga para sa iyo. Naway magkaroon kami ng puso na katulad na sa iyo. Dalangin po namin namang Diyos, ang aming pong mga mahal sa buhay at ang aming pong kapwa na itinataas namin sa iyo sa ngayon. Hindi man namin babanggit ang kanilang mga pangalan, naniniwala kami, Lord, walang naliligid sa iyong kaalaman. At sa iyong kapangyarihan, Panginoon, naniniwala kami na sa mga oras na ito'y inaabot mo sila at pinagpapala mo sila. Gayun din ang aming pong mga pangangailangan, Panginoon, sa mga oras na ito'y kumikilos ka at kinakatagpo mo lahat ng aming mga pangangailangan. So hindi namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang aming pong mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo nawa silang ingatan at pagpalain. We pray, Lord, na sa aming pag-uwi sa gabing ito, ingatan kami at ihatid kami ng ligtas at maluwalhati sa aming pong mga tutuluyan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng nakiisa sa aming over the internet. Abutin mo nawa ang kanila pong mga buhay at anuman ang kanilang mga pangangailangan. Sa pangalan mo, Jesus, iyo po itong katagpuin. Muli, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, parangal at pasasalamat sa makapangyarihan mong pangalan na aming Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kapatid. At bago tayo matapos po, no, announcement, sa darating pong linggo ay tuloy po ang ating pong Sports Fest. Ano po? So, ayan. So, sa lahat po ng magsisimba muna sa San Agustin kasi may isa po ng 9:30 to doon. 9:30 po doon, ano? So, inandiyahan po namin kayo para after po ng Mass sa San Agustin, dire-diretso na po sa Haksa. Ano po? So, doon na rin po tayo sama-sama mag-praise and worship. Doon na po tayo sama-sama mag-lunch. At ihanda po natin ang ating mga gamit, ating mga sarili para sa mga games and activities. Ano po? So, mag-start po tayo ng games and activities at around 12:30. Ano po? After ng kainan or after ng praise and worship. Ayan. So, ano po? Makapag-upisa agad tayo ng programa. Ano po? Para masulit natin yung pag-stay natin sa Haksa. So, wag po natin isipin na baka hulihin o pagalitan din po tayo kapag allowed naman po tayo. Ano po? So, God bless us all and see you on Sunday. Let us give thanks for the grateful heart. Jesus Christ, He is.
Sa susunod.